Okay mga Lods, magandang araw pala sa inyo. Nandito pala tayo ngayon sa part 3 ng series natin sa Triangle Offense. So ang pag-uusapan na natin ngayon mga Lods, yung mga options na kung saan pwede na tayong maka-score. At ang pag-uusapan natin ay yung corner pass options sa triangle. Kung napanood mo yung part 2, so malamang sa malamang alam mo na yung formation at yung tawag sa bawat pwesto. Kasi mahalaga din yung mga Lods. Minsan yun na lang yung sinasabi ng coach. Punta muna natin yung corner. So, sa part 2, pinakita ko rin sa inyo kung paano pumunta sa formation ng triangle. So, gawin na natin mga Lods, ha? Pasa natin sa wing. Punta tayo ng corner. Pinch post, then sa top of the key. Ito, nasa formation na tayo ng triangle mga Lods. Kagaya na sinabi ko, ang gagamitin natin ngayon ay ang corner pass option. Kasi mga Lods, lahat yan, pwede naman natin pasahan yan. Low post, pinch post, and top of the key. May mga nakapaloob na options dyan. So, ito muna yung gagamitin natin. Pagpasa mo sa corner, mga Lods, magbibigay ka agad ng pick yan. Matic yan. Magbibigay ng pick yan. Pagkatapos, ito medyo bababa ng konti. Ayan. Pagkat yan, pag tumama yung pick, pwede mo nang bigay yan. Kung humelp to, may drop pass ka. Kung nasa likod lang yung mga tao, yung tao niya, i-advance pass mo lang dito yan, mga Lods. So, advantage na yan. Okay? E, paano, Lods, kung hindi mapasahan? Nagbigay ng back pick. Ipasahan. Pumunta lang ito ng corner. Layo ka na muna. Tapos ito, magbibigay ito ng pick. Or pwede, kung sumunod yung dalawang tao, bigay mo, jump shot. Kung naka-recover, walang problema yan. Pero, ito muna. Magbigay tayo ng pick. Tapos, roll. Kung maganda yung nangyari doon, mga Lods, pwede na yan. Libre na yan. Pero kung hindi maganda yung nangyari, at nabantayan, ito, medyo angat na to, pwede na mapasahan yan. At makakatira. Kasi yung tao niya medyo help and roll eh. Pwede siyang tumira. Or pwedeng mag high and low. Makashoot na tayo. Diba? Eh Lods, sabi mo kanina, pwedeng makatanggap yung big man dito. Pagpasa, pagbigay ng back pick, pagkat pwedeng tumanggap dito. Tapos hindi nakatira. Paano ngayon yun? Ang gagawin mo lang dyan mga Lods, edi dribble handoff mo. Diba? Pagtanggap niyan, edi parang pick and roll na rin yun. Diba? Kung hindi, ganun pa rin. Pasa mo pa rin. Kung nag-switch, nagkaroon ng mismatch dito, pa, hinto mo, bigay mo dyan. Automatic, ang ganda ng pwestuhan yan. Kung yan, mismatch yan, hayaan mo sila mag-1-on-1 na. Pag umelt to, pwedeng tumira. Pag umelt dito, pwedeng meron tira dito. Okay? Paano mga Lods, ang nangyari naman ganito? Pinasa sa corner, back pick, walang nangyari. Pick and roll tayo ngayon, wala pa rin nangyari. Hindi na pasanto, hindi na pasanto. Ito ngayon, magpapakita si top of the key. Tapos mag-dribble dito yan. Bababa tulad sa low post, pinch post, and top of the key. Ano nangyari? Yung formation ng triangle kayo na rito, ganun din yung nangyaring formation ng triangle dito sa kabila. At pwede na tayo ulit mag-start. Pero Lods, sa iilang galaw na yun, nakita nyo naman, ang dami kong option na sinabi. Ganun karami yung options ng triangle, babasahin mo lang. Kaya nga napakahirap pigilan nito pag lahat kayong lima, kabisado nyo to. Kaya nga sa Chicago Bulls and, ano, and Lakers, diba? Hindi lahat star player, ang mahalaga sa kanila, yung naiintindihan, yung gagawin nilang triangle offense. Kasi nga, mahirap pigilan ng lima na sabay-sabay naglalaro sa loob ng court. Sana Lods, naiintindihan nyo tong corner pass option ng triangle offense. At kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo. At pakiabangan na rin yung susunod na video natin mga Lods. Ibang option naman yung gagawin natin. Thank you!